Si Ross. Bibigyan ko kayo ng sample. Kunyari, ito si Ross, siya yung client. Ito si Emerson, siya yung advisor. Ang advisor pwede maging upline, crossline, management. Siya yung mag-a-advise kay Ross para batang, para i-alok pa yung negosyo, mas maganda mag-join siya. Kasi bakit? Minsan, pag sobrang kakilala mo yung client mo, ano mangyayari? Relationship bridges the gap. Hindi siya maniniwala sa'yo. Maliwanag ko ba yun? Ganito yung tamang pag-i-aim. Mali pala muna. What if si Ross yung client, si Emerson yung advisor, ako yung bridge, ako yung nag-invite. Si Emerson, super yaman. May-ari ng 10 barko, cruise. Merong minahan ng ginto. Pero wala siyang networking, ha? Ibang minahan yan. Yung legal. Paano kung ito? Pansin niyo sa ABC role, anong big letter? Kasi huwag mong iti-tee up yung BNC. Kailangan A palagi. Ito yung mali. Huwag na huwag mong tatawagin yung advisor kung yari punta ka doon. Napabastos. Upline! Lika na dito, lika. Lika! Pakagbabal naman itong upline na ito. Huwag ganon. Pag ikaw yung magpapa-A, especially for the cross line, kailangan sabihin mo na siya before. Ah, pwede pang pa-A mamaya. Tapos sabihin mo ano yung background. Kasi minsan nagugulat yung upline sa background. Parang ganito. Pangit kapag ang ginawa mo, maliit si upline, maliit si bridge, ang tini-up mo si C. Upline Emerson, ito po pala si Ross. Shake hands. Problema ka. Ulitin ko, upline Emerson, ito po pala yung client natin si Ross. Sabihin mo, good morning! Member ka na ba? Pero hindi ka pa nakapag-A. Diba? Maka-practice yan, diba? Siya yung upline, sabihin na good morning, tama? Ito yung mali. Upline. Ang lupit nitong prospect natin. Alam mo ba, may ari na 10 barko. Pumunta kami sa Ortigas na helicopter, upline. May mga kutsi-kutsi dito sa Inglobal, wala yan. Ang yaman nito. Ito po pala yung upline ko. Sige, upline pa eh. Mali po yun. Bakit? Ang tini-up, si upline, wala. Ano man ang sabi ng upline? Good morning, doon na lang. Pwede ko mag-apply sa inyo? Ano sekreto mo, sir? Kahit sobrang yaman ito ni C, ang itiyak mo si A. Upline Emerson, ito pala yung client natin, si Ross. Alam mo, Sir Ross, kung gusto mo gawin yung negosyo, ito yung pinaka-the best na napitan mo, si upline Emerson. Kasi una-una, good morning lang ang kayang sabihin yan. Tap-tap lang ha. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit, Sir Ross? Kasi ito yung nagtuturo sa amin. At nakapag-create na siya ng malaking grupo, alam kong successful na po kayo sa business nyo. Pero iba kasi itong mundo ng networking. So ako po gusto ko rin maging successful, kayo gusto yung maraming makatulungan sa ibang tao, maganda po makinig tayo dito kasi idol na idol ko itong upline ko. Upline, ito po pala si Sir Ross. Negosyante po siya. Baka makapagbigay ka naman ng tip kay Sir Ross. Kasi kahit businessman po siya upline, hindi naman niya alam yung networking. Ikaw yung master dito. Patulong naman ko ako. Good morning pa rin talaga na sa amin. Alapang mo natin, Emerson and Ross! Practice mo pa yung good morning mo, ha? Nag-guess yung ibig ko sabihin? Yes! Pag nag-AA ka, unang-una, pag nagtotok na yung upline, huwag kang aalis. Pinakabastos yun. Upline, pa-A. Nung nag-AA na, umalis ka kasi nag-text ka, may kinuha ka. Kapag nag-AA ka, kailangan ikaw, pag nagpapa-A ka, ikaw mismo, kailangan nandun. Pag may gusto kong mausap sa'yo, sabihin mo mamaya na muna, nagpapa-A ako. Kasi kabastosan po yun habang nag-i-A yung crossline na upline na alis ka. Saka huwag kang, ano tawag doon yung echo. Anong echo? Sinabi ng upline, alam mo pare, maganda sa Inglobal, yayaman ka dito. Ikaw naman sabi sa'yo, sabi sa'yo. Alam mo, hatawin mo lang ito, 3 years magkakakotsi ka. Di ba sabi ko naman sa'yo eh? 3 years na, upline na lang sabi yun. Dapat ikaw, compose ka lang, oo lang, tungo. Tama. Na parang ikaw rin nagpapa-A. Hayaan mo siyang matapos sa pag-i-A niya, kagwento niya, buhay niya, etc. Para mabalo. Una, ABC rule. Isa lang ba yung kaya mong ipa-A? O mas maganda, mas marami? Mas marami, hanggang maluto yan. Kasi pwedeng yung speaker,
hindi niya nasabi yung kailangan marinig ng prospect mo. Tapos yung upline na nagpa-A ka, nasabi niya yung kailangan marinig ng prospect mo. Na pag hindi mo pina-A, hindi mag-join yan. Sayang. So kailangan maluto po ng A-prospect yan. Maliwanag. Kasi bakit po? For example, ito si upline, ito si B, ito si C. Ito inaim ito, nag-join. So ikaw naman magiging upline kasi ito naman yung mag-invite. Si C, in-invite ito, nag-join. Ilan na mag-A sa kanya? Dalawa na. Ito nag-join din, magiging B. Ito A na. Nag-invite na C. Sino mag-A sa kanya? Parami na ng parami. Kailangan lutuin mo talaga sa A yan palagi. Maliwanag ko ba yan? Yes. Marami po bang natutunan? Yes. Gagawin ba natin lahat to? Yes. Actually, minadali ko po kasi overtime na. Pero walang umalis, onti lang. And lahat po kayo next stage yan. Ibig sabihin po, marami kayo natutunan, nag-enjoy kayo. Maliwanag ko ba yan? Pero useless lahat lang yan kung hindi mo gagawin. May kwento nga dyan eh. Taposin na sa isang kwento. Ito, favorite ko po ito. Kwento ito ni-apply dyan eh. May isang klase. Bago lang po yung klaseng to. Kaka-start na school. Mas bago yung teacher. Yung teacher po, kakatuwa yung pangalan. Sabi niya, class! Ako po pala yung bago yung advisor. Pero huwag yung matatawa sa name ko, ha? Kasi ang pangalan ko, na, ako si Miss Puruke. Tawa niyo mga estudyante, ay, Miss Puruke to, grobe, baho naman ang pangalan mo, Miss Puruke. Alam ko nakakatawa, class. Pero tuwing babanggitin niyo ang pangalan ko, don't forget the huwag yung kakalimutan yung so ako si Miss Puruke. Pag-iiba, pag walang ar eh. Masanay na sila. Miss Puruke, Miss Puruke, Miss Puruke. After 10 years, nagkaroon ng reunion. Ito si Juan, dating klase ni Miss Puruke. Nandun din sa reunion. Nagkita sila ngayon. Ma'am! Kilala kita. Alam ko pangalan mo eh. Hindi ko makakalimutan yung kakaiba yun eh. Tama sabi ni Miss Puruke, don't forget the R. The R. Hindi ma'am, alam ko yung R na yan. Kilala kita eh. P yun eh, P. The R. The R. Talaga hindi ka talaga pinaka ano ni Miss Puruke. Alam ko na, ikaw si Miss Preg Preg. Alam po, wala na. Nag-enjoy mo ba? Yes! Ang pinag-usapan natin, Pruke. Baka paglabas, prek-prek na, ha? Lahat ng natutunan nyo dito, gawin nyo. Huwag kayong makikinig kay prek-prek. Maliwanag ko ba yun? Yes! Sa labas, maraming dream stealers. Sa labas, kapag nangangarap ka, maraming manghihila sa'yo. Sa labas, kapag sinabing mangangarap ka magkaroon ng sasakyan, maraming mag-i-discourage sa'yo. Pero dahan mo to. Habang nandito kasi in global, dumikit ka lang sa mga tao successful. Makinig ka lang sa mga tao successful. Pag kinamayan mo, ibulsa mo. Yung upline mo, makinig ka lang dyan. Kailangan makip yung momentum mo everyday. Makip yung fire mo everyday. Kasi mas everyday mo ginagawa ang negosyo, mas palapit ng palapit ang pagyaman mo. Magstay ka lang dito. Thank you very much for your time. Ako po si Manny Rezon. Good morning po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat.